Hi mga stories! Hello! Welcome back to our channel! Yes, welcome back! My name is Romel Clemente for the hashtag RC Story. So for today's video is uwi kami ng province. Pupunta kami ng Alegria. Yes, kay Alegria. So pupunta kami sa province namin kasi long weekend for Clems, and then wala naman kayong gagawin sa city, and then it's the death anniversary of my father. And actually also it's a double celebration because 26 also is the birthday of my sister. Yes. Happy birthday, sis. Ate Debbie Joy, happy birthday. So uwi kami, tapos hindi na alam ng pamilya ko or ng mother ko na pa-uwi na kami, 'di ba? So surprise natin. Oh, and then maybe we'll drop by anywhere para bili ng something para lang may konting handaan for that anniversary. Okay, see ya. And here we go. So palabas na kami actually ng SRP. Palabas traffic, ng Minglayan, Talisay, 'di ba? Traffic. Yes, kaso nga lang naabutan na kami ng traffic ng oras na kasi almost 7 na. So padyuti na yung mga tao. Kaso dito pa kami sa my city area, so super traffic. Sana hindi lang antukin si Clems mamaya sa pag-drive. So I'm gonna make some chikas na lang para hindi siya antukin sa daan. Or maybe magda-drop kami, drop by, or hinto kami kung saan-saan mamaya sa mga different municipalities. Kasi maganda din naman mga views or mga madadaanan mo. Basta hindi lang siya antukin. So see ya! See ya around! Ayan mga ka-stories, malapit na kami. Actually, nakapasok na kami sa municipality of Alegria. Pero nasa mga dalawang barangay pa. Kasi nasa Madridejos pa kami. And next on that is the Santa Filomena. So doon kami sa Santa Filomena pupunta. So ayan, ang ganda kaya dito sa gili. Ang ganda na ng dagat. It's so blue. See? Maybe bukas siguro maligo kami. And then maybe also sa birthday ng pamangkin ko. Kasi birthday ng pamangkin ko sa 29. Kaya parang madami-daming celebration ang pagpunta namin dito. It's a long weekend actually. Magandang bakasyon. Ayan. So parang nagutom na kami. Sana may handa sila. No? Kasi nag-message na yung ate ko pero hindi namin na-reply. Kasi nga, na-replyan. Kasi nga, parang surprise or parang magugulat na sila dumating na kami. Diba? So see you in a bit. Bye! Ay, at ito mga ka-stories, tips lang kapag babiyahe kami, especially going south or maybe also going north. Umaga kayong bumiyahe, like for example 5 a.m. or 6 a.m. para hindi kayo maabutan ng traffic, right Clems? Traffic! Yes, traffic, especially in the city area kapag galing kayo sa city. So kapag babiyahe kayo mga 8 a.m. 9 a.m. so super traffic na yan. So parang ang bagal na niyang takbo nyo. Unlike kung nandito na kayo sa bandang province, dire-diretso lang kasi ang biyahe nyo. So maaga kayong bumiyahe, like 5 a.m, 6 a.m. Yan para number one. Yes. Tapos, dalala kayo ng mga foods kapag hindi kayo magutom, ay kapag magutom kayo, di ba? Kailan ng kain. But you can also drop by some areas sa mga provinces or sa mga municipalities kasi meron namang mga like bibingka or mga kakanin or mga binibenta sa daan, like chicharon in Karkar, you also bibingka in mantalungon in Barili, mga ganun. So number two, bring food or yes, and drinks also or bili. Yon. So yung mga tips, 'di ba? Number three, kung meron kayong mga personal car, i-check ang gasolina, check ang mga water chuchu. Oh, yan yung mga importante kapag meron kayong private car or meron kayong car, biyahe kayo ng maaga. Kasi mga magko-commute, ano ma-advise mo? Yun lang, maaga din bumiyahe para didiretso din yung mga bus. Pero you can also biyahe din kahit mga tanghali or hapon, di ba? Kasi pag magko-commute, matutulog lang naman. Oh, hindi ka naman ma-stress, hindi naman ikaw yung nagde-drive, hindi ka mas magdala ka lang ng pagkain, yes, pag mag-commute. Food. Pero meron din mga stopover sa Barili, ganun. So yun number yung mga three. Tips. Yes. Ganun lang. Basta enjoy mo lang yung biyahe, di ba? Para walang pagod. Tsaka kapag naka-private car naman kayo, kapag maaga naman yung ano nyo, biyahe, matulog lang ng maaga, matulog ng mahaba para hindi antukin, especially yung driver. Yes. So ayun, malapit-lapit na kami. Kaya ang ganda na ng view. Ang ganda na dito, oh. Look at that, the sea view. Yes, ang ganda na ng dagat dito sa Alegria. Diba? So see you, let's go!
Here na. In Alegria. Yes. Yes. Huh? Bless, oi. Bless, ha. Bless, dali. Bless, hello? Hello, how are you? Huh? Sud na uy, ha? The big truck. Ha? Huh? Big truck. Strona, come here. Come here, here na. Wow, oh, very good. Hindi ka ba? Ha? Wala pa. So ito na nga mga ka-stories, pahinga muna kami. So we're done eating our breakfast. So pahinga muna kami saglit while they're preparing for our lunch. Hindi muna kami tutulong kasi parang napagod sa biyahe. So inaantong na. So look at Clems, diba? So yan na yung biyahe natin papuntang Alegria. So it's south part of Cebu, Philippines. So parang ang biyahe sa from Cebu City, it's like 3 to 4 hours if nag-commute ka using bus, diba? Pero kung naka-private car ka or may sarili kayong kotse, so it's like 2 hours to 3 hours lang, no? Kung dire-direcho, yun nga yung tip natin. Kapag maaga, mas madali kasi hindi kayo matatrap sa traffic. Pero kung late na, so baka matagal, baka 3 hours. Kasi doon lang naman sa city area hanggang Naga or Mindanao ang super traffic. Meron din sa car-car, di ba? Car-car, ganun. So, I guess that's it for our video. Again, my name is Romel. For the hashtag RC Stories, always remember, every gissing is a blessing. Bye! Ay, sorry, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated with our videos. Yes, bye!